Good day again, your Prof. Santos. And for today's video, okay, nandito ako sa aming sala. And I will discuss the salient information and terminologies about police patrol operation. So guys, let us start with the patrol is a came from the word patrolier, which means to go through mud, to paddle, and to travel by foot. So when you say about patrol, it is a systematic observation, examination of people, places, or things for the purpose of furnishing protection. So, in patrol kasi ginagamit mo yan. For example, put patrol, naglalakad ka. And observation is your main, is to observe, is your main duty for you to detect yung mga danger, hazards, and illegal activities. So, why patrol is important? Okay. Mahalaga ang patrol because of these factors. Patrol is the backbone of the police department. It means that kahit if you go to police station, every personnel yan, sila ay mandated by law to conduct patrol operation. Kahit admin ka pa. Okay. There is what you call patrol hours that you need to comply. So from every station, from 55% to 80% of their personnel assigned sa patrol duties. So, if you will remove patrol, the station will collapse because sa dami ng mawawala na personnel. It is considered as the nucleus of the police organization. So, isa sa mga tinasabi nating reason kung bakit ito ang backbone is, ito hindi mo pwedeng tanggalin, just like what I've said. Okay. Yung percentage ng tao pa lang naka-assign sa patrol, okay, ay mataas. You can remove the SWAT. Okay, magka-function pa rin siya. You can remove the PCCR. Pwedeng ma-remove ang admin. Pero ang patrol, no, ito lang ang hindi pwedeng i-eliminate. Okay. So, aside from that, the patrol operation, okay, is working in a 24-hour basis. Walang oras na ang station ay na walang tao na nagpapatrol sa labas. 24/7 ang patrol operation ng Philippine National Police. Pero as of now, pati investigation is 24 hours na rin. Okay. So, 24 hours na rin ang kanilang operation. Kasi anytime pwede magkaroon ng krimen. So, why patrol is important? Okay. So, kasi no, patrol officer, okay, ay aside from the basic na crime prevention, law enforcement, and maintenance of peace and order, a patrol officer should be
or practically can act as a social worker. So, sila din ang nagpapahupa ng gulo sa isang lugar. There's some sort of distress like riots, like pag-aaway. So, di natutuloy yung away kasi may police. May patrol officer dyan. Like, gahamunan ng suntukan. And then may police. So, medyo hupa yung kanilang emotion. Kaya, mas, no, kaya importante ang patrol officer. So, ang role ng patrol, no, ay at responsibilities niya kasi at obligation niya is, no, to prevent crimes. And kasi tayo, no, we are in the ano na tayo eh. Ito yung tawag nating home rule theory that we are the servant of the community. So, ganun din sa patrol. Ang role ng patrol is to provide public service, no, to the community, especially when it comes to police operation. Okay? So, merong role at obligations ang law enforcer, no? Ine-expect ng community na ang law enforcer ay magalang, na ang law enforcer handang gampanin yung kanyang trabaho sa oras na kinakailangan, at ang law enforcer ay, no, nape-prevent ang kaguluhan sa kanilang lugar. So, that is the role of patrol. So, let us now proceed to the divisions of patrol goals. Unang division niya in deterrence and prevention. Just like in, no, kaya nyo correlate sa inyong correction. Diba? Goals of correction yan eh. Okay. So, dito, division of patrol. Deterrence. Pag sinabi mo deterrence and prevention, kaya prevention, you will deter anyone from committing the crime because, no, of the psychological fear of, no, being apprehended by the police. So, yung criminal, I want you to remember that we have what you call, no, crime triangle. The opportunity, the desire, and the instrumentation. Triangle siya. The policeman cannot, no, eliminate desire. Hindi pwedeng pumasok ang ulis sa utak ng isang tao at sabihin, wag mong gagawin yan. Except kung parang katulad ni Professor X yan, kayang basahin yung desire ng isang tao. But hindi eh. The police officer, no, cannot 100% determine if a person is armed. Instrumentation. Di naman lahat ng tao pwede niyang kapkapan, makakasuhan ng pulis ng administrative case at criminal case for that. Right yan eh, no? Violation ng ating privacy. Yung kapkapan tayo, wala naman tayong ginagawang krimen. So, hindi pwede gawin ng pulis yan. So, kapag ikaw ay nagtago ng weapon, ay hindi basta-basta makikita ng pulis. So, the instrumentation, hindi 100% ay nade-detect. Ano lang ang kayang tanggalin ng police? The opportunity, okay, to commit. Sinong nasa wastong pag-iisip na kriminal na gagawa ng krimen sa harapan ni police? Fera lang kung meron siyang psychological problem or mentally deranged yung kriminal. In a normal, no, situation, di niya gagawin yan. So the policeman remove the opportunity of the criminal. Yun ang tinatawag na deterrence and prevention. Natatakot yung criminal mahuli. And the next one is apprehension, of course. Meron tayo tinatawag na preventive. No? Pero ang patrol ay may reactive function din. Reactive law enforcement. Na kapag may nangyaring krimen, the policeman is ready to respond and apprehend the criminal, no, in a legal manner. Hindi illegal, ha? Okay. So, that is apprehension. Okay. Non-criminal related service. Okay. Kung sinabi mong non-related criminal service, in simpler sense, ganito yan eh.
Okay? Wala na kasing ibang mapagtatanungan. Dahil policeman, nagpe-perform yan sa labas, line officer yan eh. Ang line officer is a field officer performing the mission, fulfilling the mission of the organization outside. Okay. So, line officer yan. So, usually siya lang ang public officer na napagtatanungan. Okay, aside from the traffic enforcers, aside from the barangay tanods, okay, ang pulis din. So, for example, kaya ang pulis din, nagpo-provide din siya ng non-criminal related service tulad ng pagbibigay ng direction kung saan pupunta or pagbibigay ng advice no, sa isang tao na may katanungan. As a rule, no, ang policeman, you never say no. You can divert the person doon sa tao makakatulong sa kanya, pero hindi pwedeng hindian mo ang paghingi niya ng payo or tulong sa iyo. Number 4, sense of community, security, and satisfaction. Okay, di ba? Si Robert Peel, yan si Elodie, ay kanyang focus is crime prevention. And according to him, community is satisfied kapag there is a feeling of security na walang mangyayaring krimen. For example, dadaan ka sa isang alley, sa isang lugar, sa isang road, street. Yung feeling mo na walang mga hold up sa'yo or gagawa ng masama, that is community satisfaction. Na walang mang titrate sa'yo, that is community satisfaction. That is what you call sense of security. Okay? So, isa yon sa division ng patrol. And the last one is recovery of stolen property. So, pero, siyempre, no, yung mga cases of theft, robbery na yan, napapasa na yung mga stolen items na yan eh. Usually, hindi na, it's very impossible to trace yung iba kasi napasa na. Pero pag nakuha naman, the recovery of that item will be returned to the legal owner of the property. Tulad ng phone, kapag na-recover yan, ibabalik sa may-ari. Hindi pwedeng hindi. So, next, let us now proceed. I want to discuss yung mga factors that determine the patrol deployments. Ano yung mga factors? For example, no, after 15 years to 20 years, ba, chief of police ka na? Okay. Chief of police ka na, sana all. Sana all. Okay. Pero, ang problema mo, how you will going to conduct your patrol operation? Ito ang mga factors that you need to consider. Number one, yung tinatawag nating mga residente, yung transient, yung mga bahay dyan, yung tinatawag nating mga educational institutions, yung mga business center dyan, tulad marami bang banko dyan, marami bang financial institution na pwedeng hold upin. Okay. Mga business like restaurant, meron ba dyan na kumakain ng mga tao na during night pwede silang biktimahin. So, isa sa mga factors yan. Pangalawa, no, na kailangan mong i-consider when it comes to patrol deployment is yung the number of arrests. Okay, a number of crimes na rin. Krimen. Crime-prone areas ba to? Or ito bang lugar na to is maraming masasamang loob lurking in this area? So, yun ang mga is considered. Then, locations of crime and arrest. Saan ba palaging nakakahuli ng kriminal? Okay, traffic accident, tinatawag nating prone areas collection. Okay, and then yung location na tinatawag natin, frequent hazards, no? Sabi mong frequent hazards, yan yung mga lugar na maaaring maraming mangyaring krimen. Like sports, syempre, kapag sports, nagkakapikunan yung mga fans, stadium, arena, or mga nightclubs, night spots, no? So, for example, lasing, syempre, di ba? Nagwawala, nagsusuntukan, okay? Those are the factors that you need to consider when it comes to patrol deployments. Okay. Aside from that, no, meron pang iba eh, no? Sa akin, no? For example, yung
density ng population. Matao ba lugar na to or hindi? Siyempre, no? It is different na no, na yung patrol strategies mo kapag you will no consider like Divisoria, iko-compare mo sa Green Meadows subdivision. Okay? Another one is yung tinatawag nating economic condition, yung socio-economic condition ng isang lugar. Siyempre, kapag medyo maunlad yung lugar na yan, medyo progressive, mas maraming magtatangkang gumawa ng masama dyan because mas marami silang mananakaw. Okay? And yung tinatawag nating zoning plan of the city. Okay? Zoning, like for example, mga ito ba'y residential, ito ba'y industrial, ito ba'y business center. Okay, itong lugar na to. So, those are the factors that you need to consider when it comes to patrol deployments. So, let us now proceed to the objectives of patrol. So, napakadali lang nito, no? So, the objectives of patrol are, number one, siyempre, crime prevention. I already explained that. Suppression of criminal activity. Apprehension of criminal. Preservation of peace. Regulation of non-criminal conduct. Yung pagiging, for example, no? Merong mga bata na nagsisigawan sa labas or nag, no? Mga magugulo, nangangagangs, no? Ng mga youthful delinquents. Oh, andun ang patrol, kaya niyang, although hindi gumagawa sila ng krimen dahil, no? Nagiging magulo lang, but, no? Napapacify, kaya ipacify ito. At syempre, yung number 6 is protection of life and property. Okay. So, let us now proceed to this, no? Okay? When it comes to patrol operation, mga aktibidad ang ating pag-uusapan. The activities, no, na ginagawa sa patrol. Number one is yung tinatawag nating patrol and observation. Okay, ito ang tandaan nyo, observation is the function that most completely, no, describe the patrol officer's job. Kaya sinabi ko napakahalaga ng observation. Okay. So, ino-observe mo yung pattern ng beat mo, yung mga lugar na yan. So, para ma-detect mo kung meron bang danger, hazards, or meron mang illegal activities. No? Dahil, kapag may illegal activities dyan, and then di mo ma-detect, and then mga tao alam na may criminal activities dyan, kasiraan yan sa'yo. Kapag ikaw ay incompetent patrol officer, no, and considering that you are the mirror of the organization, ikaw ang representative, magre-reflect yan sa buong PNP. Kaya nga, sa panahon pa ngayon, di ba, kasalanan ng isa, idinadamay ang buong organization. Okay, tulad ng mga nakaraang cases, di ba? Itong tatlong polis lang naman na to, dalawang polis ang sangkot sa rape, pero buong organization na ang kanilang binabash. Okay. Another one is control of public gatherings, no? A patrol officer is assigned to maintain the peace and order sa mga meeting and assemblies. Okay, yung mga tinatawag nating crowd control operations, like for example, if there will be an event like SONA, okay? Yan, katulad niyan, no, may mga rallies sa UP. Sa Mindola, usually may rally doon. Sa mga events, tulad ng mga international events like APEC Summit, ASEAN Summit, ang patrol officer isa sa mga nagme-maintain ng peace and order. Although meron tayo naka-deploy doon, no, na police, no, like CDM, Civil Disturbance Management, na primary task is crowd control. Okay. So, another one, okay, that you should remember, ay yung tinatawag nating, okay, miscellaneous field service. Okay? Pag sinabi mong
Miscellaneous Field Service. Ito yung tinatawag na perform a wide variety of public service while on duty. Okay. So, kapag tumawag ang isang citizen sa police station, okay? So, like for example, tumawag siya or approach the officer on the street for assistance. Miscellaneous, ibig sabihin doon na anything na i-ask sa'yo, if this is legal at kaya mong i-provide, even hindi ito related sa yung function as a police, like you are assisting the elders to cross the street. Okay, non-criminal activities yan. But you need to provide because you are a public servant. Okay, so another one is answering calls. Okay, when you say about answering calls, the patrol officer is dispatched to every conceivable type of emergency. Okay, like accident or crimes, di ba? May nangyaring putukan, responde ka, answering calls. May nangyaring sunog, kahit hindi ka bumbero, you respond, no? Para makasave ka ng tao kung meron man taong nasa panganib. Kapag merong emergency, natural disasters like floods, earthquakes, okay? Tinawag ka to help, you provide assistance kasi public servant ka. Okay? That is an inherent responsibility of a patrol officer, answering calls. Okay? Disposing, number 5 tayo, disposing minor complaints. The patrol officer called upon to serve a variety of complaints that are non-criminal in character that involves minor violation like traffic violation. Okay? So, in handling these cases, okay, the patrol officer should be more friendly, no? Okay? So, kasi hindi naman ito mga minor complaint lang ito eh. Okay, para maging mas approachable at positive ang image ng police. So, dapat, no, kaibiganin mo yung mga tao sa iyong beat pag nagpapatrol ka. Because, makakatulong sa iyan. Because, for example, nagkaroon ka ng isang inaarest ng tao at sa di sinasadya, medyo nasaktan mo. Okay, if yung mga taong sa paligid mo is mga kaibigan mo, kay tutulungan ka nila. But kung sila ay kaaway mo, kumbaga napapangitan sila sa ugali mo, ibibidyo ka pa nila at maaari silang mag-post ng mga nakakasirang bagay sa iyo kahit hindi mo pa ginawa. Okay. So, that is disposing minor complaints. Okay, another one, no? And number 6, investigation on patrol. Although guys, the patrol officer is presently is not allowed, no, na pakialaman ng crime scene or to conduct investigation, but the patrol officer should act as a first responder. So what are the duties of the first responder? Upon arrival at the crime scene, you will inform your station about what happened. Okay, about the place, the time, and the date, and then the incident. Okay. So, after that, no, you check the victim. If the victim ay nag-aagaw buhay, dalhin mo na siya sa ospital. Okay? Nag-aagaw buhay. Sir, baka masira ang crime scene. No, guys, no, your primary duty as a police is to save lives. Kung sa tingin mo, no, pag dinala mo siya sa ospital, ay mabubuhay pa siya at kaya mo naman dalhin siya. For example, you have your mobile patrol at hindi naman yan traffic accident. For example, shooting incident. It is better for you to bring the injured person to the nearest hospital. Kapag there is a probability of death, impending death, habang dinadala mo siya, anong kukunin nyo? What? No?
what you will no, ano ang kukunin niyo doon sa naghihingalong tao. You're believing that there is a pending debt. Okay? Anong tawag doon? Tinatawag siyang okay, ano tawag doon? Ante mortem statement. Okay? Hindi post-mortem statement. Nako, kapag post-mortem yung statement ginawa na after na niyang mamatay, abay, kailangan natin doon si ano, ng espiritista. Okay? Kailangan natin yung nasa Jessica Soho, di ba? So, si Kaluwag, okay? Si Ed Kaluwag, no? Pumunta ako dito para hindi makipag-away. So, ante-mortem o yung tinatawag nating dying declaration. Okay? Dying declaration. So, kapag hindi naman ano, no? Kapag in any case na hindi mo nadala mo yung tao sa police station and then nabuhay siya, this, ano mangyayari sa dying declaration nyo? It will become what? Part of res gestae. So remember, res gestae means things done. Things done. So I want you to remember that. Okay. So, syempre, no? Okay, sabihin na natin the victim is already dead upon your arrival. Kitang-kita naman, napatay na. So, anong gagawin mo ngayon? Punta tayo sa number 7. Preservation of physical evidence. Yun yung, okay? Yun yung huli. I'm sorry. Yun yung second to the last na function, okay, ng patrol. So, remember, preservation of, no, crime scene, no, tinatawag nating MAC rule. Don't move, alter, or contaminate the crime scene. MAC rule. So, in any case na wala kang police line, okay, you can use whatever material is available. You can even use a human barrier not to protect the crime scene. Okay, that is the preservation. So, yung crime scene, no, hindi mo hahayaan na ito ay may basta-basta na lang na pumasok kahit biktima pa sila, kahit kamag-anak ng biktima pa, or kahit na mayor pa, or mga politiko, until mag-arrive ang SOCO or the investigator. So, next is arrest of the offender. Okay? So, alam na natin yan. Okay? If the offender is present pa rin nandun, okay, you have the function of arresting him. You have the responsibility of arresting that person. Okay? Then, after that, syempre, after the incident, you respond after your patrol duty. Meron tayong tinatawag na preparation of report. Yan na yan, tinatawag na after patrol operation. In the station, may tinatawag na daily after patrol operation na kinocompile, naging weekly and monthly. So, doon nakalagay kung anong ginawa mo buong araw. Kung may accomplishment ka, kung meron kang notable na nakita mo during your patrol operation. Okay? Incidents, yung nanirespondan mo, doon yan, preparation of report. Okay, let us now proceed ngayon. Okay? Sa tinatawag nating types of patrol. So, una tayo sa foot patrol. Take note, ang foot patrol, it is the oldest form of patrol and considered as the okay, most expensive type of patrol. Okay? So, I want you to remember that. That is foot patrol. Okay? So, support, ano bang mga advantages ng foot patrol? Okay? Number one, okay? Siyempre, the foot patrol officer can provide immediate traffic in case na kailangan. Okay? Kunyari, merong patayan, and then yung crime scene nakaharang sa daan.
The patrol officer can immediately conduct a traffic control or traffic management doon sa area. Mabilis. Okay. Next, more person-to-person contact. Ibig sabihin, ang patrol officer ay mas may contact compare sa mga mobile patrol. Ang foot patrol, okay, nakakapag-develop ka ng iyong tinatawag na assets, mga network mo, okay, mga intelligence asset mo. Okay. Because magkakaroon ka ng interaction with the community. Okay. Next, okay. Mas mapapamiliarize ka, okay, the police officer can actually get to know the physical, okay, layout of his beat. Tandaan nyo yun. So, syempre, naglalakad ka, makakabisado mo yung lugar, yung mga iskinita, and like that. Another one is, no, you can get to know better. Maaring makilala mo yung mga tao sa iyong patrol. Magiging kaibigan mo sila. Okay. So, a patrol officer also can sneak up to a situation wherein a mobile patrol ay hindi niya kayang mapansin. Kasi mas ano ko eh, mas exposed ka sa mga incident, mas madali mo silang mapansin kapag ikaw ay nagkakandak ng foot patrol. Okay? So, I want you to remember that. Okay? And then, the use of two-way radios, the foot patrol can maintain communication with the station. Okay? Real-time na nangyayari sa community. Okay. So, I want you to remember that. Okay. So, ano naman ang mga patrol, patrol procedures and techniques? Very important, ha? I want you to remember. Una, don't establish a set, no, of patterns of patrol. Hindi ka dapat magpatrol sa iisang ruta mo lang araw-araw. Because the criminalist, matatalino yan. Alam niya kung nasaan ka, doon sa ibang lugar siya magkukommit ng crime. Dapat random ang iyong patrol, no, activity. Yung patrol, yung routine ng iyong patrol operation as a foot patrol. Okay? Next, when checking doors for forced entry, kapag i-check up niyo yung pintuan, use flashlight, no, around the lock. Huwag nitong hawakan because makakontaminate yung fingerprint. Okay. Next, kapag nakita kayo ng bukas na pinto at kalagitnaan ng gabi, huwag na huwag kang papasok na mag-isa. Baka mapahama ka. Kailangan you have your buddy. Okay, huwag kang papasok mag-isa sa madidilim. Okay. Number 4. At least use, no, ito hindi na masyado applicable, baka kasi mapagkamalan kang intruder ay gamamit tin-testing mo mga fire escape, no, o fire exit ng mga establishment. So usually may mga guards yan, baka magkaroon pa kayo ng friendly fire. But it's one, according to book, it's one of the patrol procedures and techniques, no. So since criminal needs some device assist them in illegal entry, kaya mo maging ma-observe mo kung meron ba yung meron bang mga nakakalat sa may bintana or sa mga bahay na pwedeng tungtungan or lubid or anything na para makagain siya ng access sa isang resident. Okay. So, paano, number 6 tayo, paano kung nagpapatrol ko sa gabi? Okay. So, I want you to remember, occasionally step into the alley or store entrance and get out. Huwag kang magbababad sa liwanag because you will become a moving target. Okay. 7. Okay? Siyempre, kapag patrol, usually 8 to 12 hours yan. No? From 8, merong 8 hours, merong 12 hours. So, kapag nababad ang paa mo, okay, kailangan mo rin ingatan yung paa kasi baka foot care is a prime consideration. Next, during bad weather, okay, so patrol officer must walk into his beat. Okay, dapat you have your poncho, okay, para hindi ka magkasakit
Okay? So, dapat kahit na umuulan, you have your poncho to still conduct your patrol activities. Okay, number 9, a patrol officer should make a conscious effort, okay, to make friends. Kailangan friendly ka talaga. You are ambassador of goodwill. The patrol, number 10, the patrol officer should never ever smoke. Huwag kang maninigarilyo kapag naka-uniform ka. 11, you use your 5 senses. Okay, when you are walking your beat. Number 12, you should plan your strategies before. No problem takes place. Dapat niisip mo kung anong pwede mangyari. For example, anong gagawin ko in case na minor, ano, merong isang minor na violator. So, kasi baka mama, bigla ka minor, bigla mo hatakin. So, dapat you have your procedure para ligtas ka rin sa admin case. Kapag babae ang culprit, no? So, dahil sa emotions mo, wala kang plano, kinapkapan mo, that's a violation of human rights. So, dapat you have your plan of action in every situation. Number 13, improve face-to-face interaction with the members of community. Okay, so, lagi kang makipag-usap, makipagkwentuhan, okay, sa kanila. Okay, number 14, maintaining a free flow of pedestrians. Okay, so, kapag nagpapatrol ka, sisitahin mo yung mga jaywalkers din. Kasi baka mapahamak sila. Okay, and then, ensure na walang nagbabiolate din ng traffic rules kahit na hindi ka, no? Hindi mo function yung traffic law enforcement, no? As a police, meron kang trabaho manita, but if you are not deputized by LTO, wala kang karapatang manikit. However, kapag meron ka sinita in a legal manner, like for example, walang helmet, as a law enforcer, that is a violation of law. Okay, pag sinita mo and still hindi sila nag-comply sa iyo, aba, pwede ka magkaso ng simple disobedience. Okay? Kasi hindi ka nila sinunod wherein you're mandated by law to enforce the law. Okay? Pwede mo silang kasuhan 'yan. Okay, ng simple disobedience. Okay? So, another, known the personalities in the patrol area, lalo na yung mga VIPs mo, yung mga personalities dyan, like mga artista, kasi prone sila sa mga wrongdoings ng mga tao. Okay, and any other politicians na mas kailangan ng security. Although, hindi dapat natin i-prioritize sila, pero as a part of our function, kasi mas prone sila sa mga ambush, no? Prone sila sa mga illegal, sa mga plano ng masasamang tao. Kaya dapat, you should also, no, aware of the personalities in person of those person na, no, very important sa inyong beat. Okay. So let us now proceed to horse patrol. Okay. Kapag sinabi mong horse patrol, there are three or four, no, operations na pwede mo siyang gamitin. Okay? So ano yung mga operations na to, no, na pwede mong gamitin, no, kapag sa tinatawag nating horse patrol. So una yung tinatawag nating park, no, park patrol. So park patrol kasi, 'di ba, may mga obstacles sa park, like yung mga malalaking mga playgrounds, no, merong slide, swing na parang ginagamit sa mga bata, and other obstacles na for children, no, and other na nakakapagbigay sa atin ng magandang tanawin ng mga obstacles diyan, mga upuan na kapag ginamit natin ang ibang patrol methods, no, ay hindi, no, bagay o hindi akma. So, the best method to be used in a park patrol is horse patrol. So, another one, sa beach. No, wag niyong palalanguin yung kabayo sa beach. Okay? When you say about beach patrol,
sa beach patrol, guys, no? Siyempre, yung dalampasigan yan, medyo malambot ang ano, no? Ang sand kasi yan eh. So, hindi akma ang no, kapag ikaw ay may hahabulin or kinapatrol mo yung kahabaan ng shore, hindi akma ang motorcycle or mobile because of the sand. Oh, basa pa yun. So, it's better to use a horse. So, horse patrol din kapag beach. Yung tinatawag natin, yung number 3, pose and search duty. Kapag sinabi mong pose and search duty, because ito yung paghabol sa isang fleeing suspect, you're chasing him, then pumasok siya sa isang tinatawag nating mountainous area, may mga puno-puno o kagubatan or no, maraming malalaking bato dyan. So, hindi mo pwedeng gamitin ang motorcycle except kapag ikaw ay extreme, no? Extremist ka, yung mahilig ka sa extreme sports or no? Hindi mo pwedeng gamitin ng mobile, hindi 'yan kakayanin. So, the best patrol form of patrol to be used sa pose and search duty is horse patrol. And lastly, although we are not using this, horse patrol can be used sa mga parade and crowd control. Kasi sa ibang bansa, no, they are allowed. Dito lang sa atin talagang napakatindi ng tinatawag na human rights, no? Sa freedom of expression ng mga taong nagrally dito, hindi mo pwedeng makanti. Pero sa ibang bansa, they are using animals like horse para mataboy ang mga no demonstrators, no? They even use dogs, no? So sa atin kasi hindi pwede yon. Baka mamaya tingin mo makasipa yung kabayo, kaso na naman ang pulis. So sa atin, pero sa ibang bansa, they use horse patrol for parade, no? Ginagawa nilang parang no kasama as a tradition, at ginagamit din nila for crowd control. So when you say about kapag smuggling sa river or sa dagat, okay, the best patrol not to be used is yung tinatawag nating marine patrol. Pwede rin siyang river patrol or no a boat patrol. So lalo na sa ating country na we are surrounded by bodies of water because island and archipelago tayo. So, mas kailangan natin ang mga boat, ang marine patrol, no, to guard not only our no, yung tinatawag nating territory but also yung no, sa bawat islands, no. Kasi mas maraming bodies of water sa atin. So, kailangan nating mapatrol para hindi ito maging route ng mga tinatawag nating drug route, gun smuggling route, or anything. Okay. So, next is bicycle patrol. Okay, when you say about bicycle patrol, guys, no, I want you to remember of the two main advantages of this. Yung tinatawag nating stealth and mobility. Kaya pag tinanong kayo sa board exam, what are the main advantages of bicycle patrol? Ang sagot, yung stealth, kasi wala sa kasing makin eh. Kaya kahit malapit na siya sa isang sa crime scene, hindi mo ma-detect except kapag nakita mo siyang paparating. Okay? And mobility. Okay? May mga areas no, na kayang, na hindi kayang marating ng foot dahil ng foot patrol because masyado itong malayo at mahaba ang area. Pero hindi naman kayang pasukin ng mobile patrol. So, the best patrol method to be used is bicycle patrol. Okay? So, too narrow for mobile patrol but no, too broad no for foot patrol. Okay? So, take note, no, bicycle patrol. Okay. Next,
is motorcycle patrol. Actually ngayon, the primary use of motorcycle patrol because of its speed and maneuverability. Okay? Ay ginagamit ito for apprehension of traffic violators and those criminal fleeing. Pero ngayon, no, ginagamit siya to combat the motorcycle riding criminals. Kaya meron tayong tinatawag na TMR, Tactical Motorcycle Riders natin sa Philippine National Police, na well-trained sila. Okay. Sa meron silang tinatawag na Basic Tactical Motorcycle Riding Course. So mas ganda 'yon, no? Papatalunin mo yung ano, yung motorsiklo, no? So very good training. That is very good training. Okay. So next is air patrol. Marami nagsasabi this is the most expensive. Okay, because no, yung siyempre pag gumamit ka niyan pero no, the most expensive talaga is the foot patrol. Dahil mas malaki ang gastos mo for human, no, needs tulad ng kanilang sahod, no, at kanilang mga like basic necessities na gagastusan mo kesa sa paggamit sa isang helicopter that can patrol the cities, okay, several cities in one day. Okay, so usually the helicopter patrol or tatang the air patrol is used, no, for emergency calls, no, for search and rescue operation. In other countries, guys, it is used to facilitate the apprehension of offenders. Okay. So, take note of that. So, let us now proceed to mobile patrol. Okay, guys, mobile patrol is the most economical type of patrol and considered is the most extensively used. Guys, meron tayong dalawang ano dito, no, that I want you to understand. Pag sinabi mong most extensively used, pinaka-common na ginagamit sa isang station. Okay? Yung common, ang mobile patrol is the most common. Most extensively used. Siya ang laging ginagamit lagi. No, by stations, by other police agencies. So this is the most extensively used type of patrol. Pero tandaan nyo, may tanong dati, most extensive. Iba yung extensively used sa extensive. Pag sinabi mong extensive, no, pinaka-widest ang coverage ng napapatrol niya. On that premise, ang sagot doon, air patrol. The most extensive air patrol. Air patrol lang may pinaka, no, malawak na kayang patrol. Pero ang mobile patrol is the most extensively used. Kasi pag sinabi mong extensively used, pinaka ginagamit or common na ginagamit ng isang station. Okay? So usually, a patrol mobile vehicle equipped with communications and other police, no, no equipment, no, para magamit mo in times of emergency situation. So, ano ang mga advantages ng mobile patrol? So let us now proceed to the advantages. Una, yung speed, no, and mobility compared sa foot patrol, okay? Like for example, yung pag chase sa mga criminal na nakasasakyan din. So I will going to chase them. Pag foot patrol ka, takbuhin mo lang. Okay. So, mobile patrol ang hahabol. Okay? Another, number two, it is the best means of preventive patrol. Mas may psychological attack kapag mobile patrol kaysa sa foot patrol. Diba? Kapag nga tayo, for example, naglalakad tayo, and then, minsan, naiilang tayo kapag, or nagkakaroon tayo ng konting fear kapag nakakita tayo ng police, then biglang magwawangwang. Diba? So, lalo na kaya sa isang masamang loob. Diba? Sa mga criminal. Okay? So hindi yung fear na may gagawin yung ano. No? Sa atin, yung parang psychological attack lang. No? Okay?
So, remember that, okay? Mas may deterrent factor ang mobile. Okay? Next, it offers protection to the police officer, especially in the times of, no, like heavy rain, storm, pwede kang nando ka sa loob, you are safe. Safe. Although, hindi ka prinsip sa mga ambush. Okay? It permits the officer to carry, pwede kang magkumuha ng gamit or malaking firearms if necessary. Okay? So, take note, the mobile, you will allowed to have a partner, of course, para hindi ka maboring, meron kayong partner that you are doing your job. Okay? So, pwede din gamitin ang mobile to evacuate an injured person. Okay? So, number 7, ang mobile din pwedeng gawing roadblocks or barricades in case that there will be a crowd to control. Okay? So, I want you to remember that those are the advantages of a mobile patrol. So, let us now proceed to other forms of patrol. Okay? So, like yung tinatawag nating PICS, no, surveillance in the intelligence subject, no, we already discussed when you say about PICS surveillance, it is stakeout surveillance. It's about observing the subject from a PICS point or PICS area or position. You are not moving, you are staying on that area, no, and you are taking or you're observing the arrival, the departure, or the actions of the subject or the rabbit or the the subject. Okay, so that is fixed surveillance. We have what you call plainclothes patrol. When you say about plainclothes, okay, this type of operation is particularly effective for saturation. Pag sinabi mo saturation is papasukin mo. Okay? The saturation coverage of high crime prone, yung tinatawag nating crime prone areas. Okay? So, this is effective if you need to arrest somebody or if you want to increase your the number of your arrests. Because naka-plain clothes ka, and then you will saturate the area. Okay, papasukin nyo. Hindi maaalarma ang mga masasamang loob because hindi kayo naka-uniforme. It is different if naka-uniform ka. But plain clothes, naka-civilian, okay? So, probably they will not suspect you as a police if marunong kang mag-umarte. Okay, so, that is plainclothes patrol, guys. Saturation coverage of high crime areas or crime-prone areas. Okay, so let us now proceed to the purpose of plainclothes patrol. Okay, so ang purpose niyan, guys, like I've said, to arrest. Okay, so to arrest or to get some evidence, like for example, covert operations natin, to gather information, to get evidence, to arrest somebody. Okay? So that is the purpose of plainclothes, okay, patrol. So let us now proceed to canine patrol. Okay? In the PNP, guys, we have what you call yung tinatawag na dalawang purpose natin ginagamit yung dog for narcotic detection and bomb detection. Okay? Meron tayong tinatawag na narcotic detection dogs. Meron tayong tinatawag na explosive detection dogs or EDD. Usually, the dogs that we have been used, the breed of dogs that we have been used for police operation like paneling operation sa bomb and narcotic detection is German Shepherd or Belgian. No, the Belgian, Malinois, of the dogs breed yun. Okay, so doon natin ginagamit ang canine for narcotic detection and explosive detection. Okay? Or paneling operation. So, please remember that. So, one of types of patrol din, television patrol. So, kasi one of the source of information
and no is the television. So if you want to gather information, okay, like in the current situation of a certain country or current no news, television. So type of forms of patrol, cyber patrol also. Yung stalking natin, di ba? If you want to determine the actions of the actions of the of a person, kanyang ginagawa, yung kanyang routine. Okay, minsan madedetect natin 'yon by stalking, no? Him sa kanyang mga Facebook accounts. Okay, na-detect natin kung anong ginawa niya, kung anong gagawin pa niya. Kasi may mga tao na very showy sa kanilang activities which is very dangerous. Okay. So, those are the types of forms of patrol, guys. Okay, so take note of that. Okay, next video, I will discuss the different patrol strategies. Okay, thank you and God bless.